Hello guys! Hito na naman ang inyong kusinarang bisdak na pilit nagtatagalog na si Chris Phil. Unahin muna natin ang paggawa ng gata guys para mailagay natin siya sa ref kasi sa last naman natin siya gagamitin. Kasi pag sa dulo na natin to i-prepare guys, may maamoy na talaga tayong kakaiba sa kanya guys. Kaya ilagay natin gata natin dito guys para may pang thumbnail lang tayo guys. Para presentable naman siya sa thumbnail. Guys, baka hindi pa pala kayo nakapag-subscribe sa akin, pakipindot naman yung subscribe guys. Tapos, di ba may lalabas na bell? Pakipindot rin iyan guys. Kasi manonotify kayo every upload. Magpapakulo muna tayo ng tubig guys para sabay-sabay na sila matapos kong mahiwa yung kalabasa. Kumulo naman siya. Kumulo na siya guys kaya ilagay na natin tong kalabasa. Pagkatapos takpan ulit at ate siyang palambutin. Sandali lang naman to guys, mga 5 minutes. Siguro malambot na siya. Pwedeng-pwede nyo pala itong ipang negosyo guys. Bili lang kayo ng number 1 na plastic, tapos doon nyo siya ilagay. Magtakos-takos kayo guys ba? Tapos i-door-to-door nyo guys. Sumigaw lang kayo ng ano, dinuldog kayo riyan, tag-cheese lang. Malambot na siya guys, kaya kunin na natin. At ng mga pisat-pisat natin guys, mas madali kasi kapag ano, sa ibang lalagyan natin siya pipisatin. Yung walang ano ba, walang sabaw. Madali lang naman ang pagpisat-pisat natin sa kanya guys. Baka nagtaka kayo guys, ba't hindi ko kinuha ang ano, ang balat niya. Kasi ang vitamins guys na asa balat. Hugasan niyo lang ng mabuti guys. Tapos kumukulo naman ang tubig. Kaya patay na yung germs. Ito na siya guys, oh, mga 3 minuto lang natin siyang pinisat guys. Tapos na. Pakuluin lang natin siya ulit guys bago natin ilagay yung ano, mga lamas. Tapos timplahan natin sa last na ang gata. Ang dali lang niyang kumulo guys. Wala pang 2 minuto, kumulo na. 2 kutsarita to na asin guys. Bahala kayo guys kung anong timpla ang gusto niyo. Basta pag nailagay na yung ano, yung gata, matamis-tamis, manamis-namis ang ano niya guys. Napakasarap talaga. Ang dinuldog. Kahit wala pang ang gata, matamis na siya. Eh ano na kaya kung mailagay na natin? Nasa inyo na guys ha kung gusto nyo maglagay ng seasoning. Pero ako hindi na lang ako naglagay kasi matamis na siya guys. Ang kalabasa napakatamis. Wow. Parang naglalaway na ako nito guys. Napakasarap talaga nito guys. Subukan yung ipagluto ang pamilya nyo nito guys. Napakasarap talaga. Marami talaga kayong kanin na magkikman muna natin guys ha bago ilagay ang gata. Sarap na guys. Nagdagdag nga pala ako ng 1 teaspoon na salt. Gain na natin tong gata. Napakabango na niya guys. Sobrang bangunin niya guys. Malaki talaga ang tutubuin nito guys ay. Kasi hindi umabot ng 100 ang nagastos ko nito. Pagkatapos malagay ang gata guys, patayin na agad ang apoy. Patayin na natin. Wow, naglalaway na talaga ako nito guys. Favorite na favorite ko to guys. Pati mga anak ko, favorito nila to. Ito na siya guys. Luto na guys. Halimbawa guys, ito guys o. Oh, sa isang ganito, mga 5 peso.
Tapos bili kayo ng plastic na number 1. Yun ang sinabi ko sa inyo kanina, i-door to door nyo guys. Halinan dyan din siya guys ay. Guys, baka meron pa dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please. Pakipindot naman yung subscribe. Tapos may lalabas na bell. Pakipindot rin yan guys. Kasi every time na mag-upload ako ng videos, manotify talaga kayo guys pag napindot nyo yung bell. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Bye bye and God bless us all.